Jun, ang dami natin pwede tanong eh, no? Bakit hindi kinuha si, kunyari, Calvin Abueva? Oo, ang dami eh. Ba't sino pang pwede hindi kinuha? Ano? Totohanan na ba to? Game na, hindi pa. Oo, nag-roll na tayo eh. Mga tol, relax lang po ang bisita natin ngayong gabi kasi naman, na-achieve niya na ang kanyang duty para po sa bayan, mga kapatid. Kung ang Gilas Pilipinas ay may 12 puso, ito ang sumisigaw, ito ang nag-uutos, ito ang nag-motivate doon sa 12 puso na yan, mga kapatid. Si Coach Chot Reyes, isang bayani po ng bansang Pilipinas. Coach, maraming salamat, salamat sa oras mo. Eh, alam ko ang layo ng pinanggalingan mo, dyan lang sa kabilang. Pero yung tanong ko nga, ba't di nyo kinuha si Bonel Balingit, Coach? O kaya si Balado? Eh, papano? Kailangan natin ng sentrong mabilis tumakbo at malakas tumalon. Eh, wala mga karakteristics yun sa dalawang sinabi mo. Wala. Maganda naman boses si Bonel Balingit. Sama naman ang tanong mo kasi. Yan, speaking masamang tanong, all throughout the tournament, si Coach Chot ay sa Twitter, laging kinukulit, bakit hindi nyo kinuha si ganyan, bakit hindi nyo kinuha si ganyan. Ang sagot niya lang, ayaw nga ipahiram eh. Ganun kasimple. Ayun lang yun. Coach, sa tingin nyo, pagkatapos ng lahat, tingin nyo, voluntaryo yan, hindi lang magpapahiram eh, ino-offer sa inyo na yan. May ganun na bang mga paramdam ngayon, Coach? Realistically, wala pa, but hopefully ganun nga, kasi as you all know naman, talagang nung ginagawa natin itong team, halos nagmamakaawa tayo para sa player. Meron time, nagpa-practice ang national team, pipito player. So in fact, there were a lot of practices, kinancel na ng pipito, walong player, magmamakaawa, tatawag pa ako ng ibang player para para mag-practice player. Dapat tinawagan ko na sila, Jacob, kulang kami practice player. So talaga hindi kami nakakabuo. Sabi ko nga, ito national team. Kami nakakaawa naman parang tayo. Metaphor siya for the state of Philippine sports. Exactly. Perfect. Kaya gano'n na lang ang aming emotion, yung bugso ng damdamin namin nung nanalo sa Korea. Kasi grabe, pinagdaanan talaga nung... Pupunta tayo mamaya dyan, Coach. Kasi ang daming iba nagre-react. Parang, ang OA naman itong mga to. Pero, napanood ko isang interview kanina. In-explain naman kasi kung bakit umabot siya gano'n. Coach, ano kaya magiging feeling ng mga players sa Gilas na sinabi mo sa isang interview? Individually, they are not necessarily the best players that you would have chosen for the team. Hindi ko naman sinabi that I would have chosen, but if you take a look at it, they're really, and sila mismo, aminado naman nila, they know that they're not the best players individually in their positions or even in the PBA. Sila lang talaga yung The perfect example dyan, in this 12-man lineup, isama mo na si Bo Belga, 12 locals and then one naturalized resident Tauti, di ba? Sa 12 yon, ilan lang ang nag-MVP sa PBA? Isa lang, si Jimmy Alapaglan. Can you imagine a Philippine team na walang MVP ever? Di ba? Yung mga, isipin mo lahat ng mga dating MVP. Si Kagiwa, si James Yap, Taulava, Kelly Williams, Willie Miller, all these names are not in this team, are not in this lineup. That tells you na hindi sila yung best players, hindi nga nag-MVP, di ba? Except yung isa si Jimmy Alapag. So, ang kagandahan lang talaga na itong team na to, they may not be the best players, but they're the best team. The way I like to say it, they're not the perfect players. But in their imperfection lies the perfection. Kasi yung pagkukulang nila, yung pagtagpi-tagpi, pagsama-sama, it became the perfect. Sa isang panayam, Coach, na-intriga ako sinabi niyo nyo, no? Na parang, we are playing actually if distinctly Filipino kind of play. Na bara-bara. Ito ba yung mga pangliga, mga ganyan? Oh, ice tubig. Mga tis-tiso, ganyan. Ice tubig. Pwede mo bang ma-elucidate ng konti yan, Coach? Hindi, kasi basketball has become very technical, di ba? Scientific, na yung sinabi nilang position 1, 2, 3, 4, 5. Ang feeling ko kasi pag sinabi mong position 1 ka, point guard ka, tagabigay ka, paasan ng bola, it's too limiting for a player. For example, ano sasabihin mo, ano tawag mo kay Jason Castro, position 1? Galing umiskor, ang lakas umatake. Sasabihin mo si Jimmy Alapag, position 1, ang galing sumut sa labas. So anong sinabi nyo sa kanila? Isipin nyo, mananalo kayo ng ice tubig na lang. Tama yun. Pustahang ice tubig to. So, hindi ako naniniwala doon. For example, Rani Del De Ocampo, position 4, power forward. Yung galing sumot sa labas doon. That's a rather radical way of looking at the game, Coach.
Yes, and I think more than that, it's something that the other coaches are not used to. Mm-hmm. Kasi nga, very scientific kasi sila. Kunyari, si Norman Black. Oh. Ano ang sinasabi ni Norman Black? Why are you doing this, man? Hindi, dun sa amin naman, ang paniwala ko as a head coach, kailangan ang bubuuin kong mga assistant coach, iba yung pananaw sa akin. Mm-hmm. Kasi kung isa-isa yung pare-pare paningin namin, they useless kami. We're just, you know, we're redundating and we're just duplicating each other. Mm-hmm. Kaya pag tinignan mo yung mga coaches ko, ibang-iba rin ang mga tingin nila. Mm-hmm. Si Norman is very scientific, mm-hmm. is very systematic. Ang forte niya, defense. Mm-hmm. Si Jong Wichico, iba rin ang paningin niya. Mm-hmm. Ang kanyang approach to offense is inside out. Mm-hmm. Mas gusto niya inside muna and outra then that, tsaka kamagla outside. Mm-hmm. Eh, I'm completely the opposite. Mm-hmm. So, we are very diametric views with my assistant coaches. Wow, coach, ha? And ganun talaga dapat. In the scenario of the actual gameplay, na napaka-stressful lang lahat at lahat sumisigaw, andiyan pa yung presidente minsan, parang maalas yata, at yung vice president. Vice president, ha? Paano mo nasisynthesize lahat ng mga different viewpoints na to pag ganun, game time? At considering na parang sa lahat ng taon na sa floor, ikaw yung pinaka-stress sa lahat, nakikita namin. Well, nasa preparasyon na namin yun. We always meet every night. Bine-breakdown namin yung kalaban. Ito yung mga titignan namin. Ito yung mga hanapin. But all my coaches know that they can say whatever they see. Pwede lang ibulong sa akin yun. But in the end, ako ang masusunod. And hindi lang yun. Kailangan pag may sinabi ka sa akin at may sinabi ka sa akin at hindi ko sinunod, huwag kang parang sira ulo, nagmumukmuk ka, na ayaw mo na sa akin. Diba, napaka. Diba, sabi ko nga, wala na tayong time for drama in this situation. Even the players, pagka nasigawan kayo, pagka nagamit kayo, sandali lang, labas ulit, wala nang balat sibuyas dyan. Napakabaduy naman nun, diba? Parang kaibigan mo na. Pansana natin yung pinaglalaban natin. Parang kaibigan mo na matampuhin o na hindi ka nakapunta ng birthday. Kung magtatampo ka, huwag ka na nang sumama sa team. Sa crucial games, no, like specifically sa South Korea, ilang percentage doon na talagang spontaneous lang yung naging decision ng mga players within the court at hindi nakinig sa'yo? I'm very confident to say na walang ganun sa amin kasi hindi ko naman, they have a lot of freedom. In fact, a lot of times, kung mapaparoon mo yung mga ibang team, yung point guard, pagdala yung bola, titingin sa coach, tatanong anong play. Pag yung early on, yung mga sila Jason Caso, sila Jimmy kasi sanay na yan sa akin at sila. Pero when they were first with me, ganun sila, tumitingin sila sa akin, anong play? Sabi ko, ewan ko kayo, mahala kayo nandyan eh. Sabi ko, kayo, I give them the freedom to run the offense. And in the first place, yung opensa natin is ika nga, bara-bara. But there is a method to the madness. So that, ang sinasabi nga ng mga ibang coach, napakang Pilipinas, ang hirap kalaban kasi mahirap scout. Hindi mo alam gagawin niya. Eh sagot ko, talagang mahirap kami scout. Kami nga, hindi namin alam gagawin namin. Eh, paano mo malalaman anong gagawin namin? Parang laro, kaya talaga yung nangyari din sa ano. Sinabi mo yan, you don't coach for one game, coach for a whole tournament. Sabi mo. At yung decision to field two point guards against Chinese Taipei, you got a lot of for that. Oo, talaga. Buti pero, sinabi mo. Same lineup, in-apply mo sa South Korea, who the is complaining. Yeah. Eh, kasi, yun na nga eh. Kasi kung maaalala nyo yung Chinese Taipei, the two point guards were Jason Castro and Jimmy Alapan. The reason is because I have full confidence in those two players, including L.A. Tenorio. In fact, if I could get away with it, the tatlong point guard doon, gagawin ko kundi lang tayo masyado mamimismatch. Short of saying, coach, na inaasahan mo sila to make the outside shots. Hindi, not to make the outside shot. I am sure that they will make the right decision. Whether it's to shoot the outside shot or to drive or to pass off, whatever, they will make the right decision. So, in the end game, sila yung nandun. Ngayon, ang problema sa Taipei, yung dalawang wide open na three-point shot ni Jimmy na sinet up ni Jason, nag-miss eh. So, talo. Ganun talaga eh. But I had to do that then because alam ko, down the road, that we will need that. In fact, even before the tournament, nung kinuha ko si Jimmy, nag-usap kami matagal. Sabi niya, Coach, don't worry about me. If you really think it's LA at si Jason, okay ako dyan. I've had my stint already. But if you think I can help you, then alam mo that I'm all here, sabi niya. Sabi ko, Jimmy, I want to have three-point guards. Why? Because ang gagamitin ko at the start will be mostly L.A. and Jason, i-reserve kita sa dulo. Pag panapos, ikaw ang tatapos niyan. So sabi ko, Jimmy, don't expect
playing time. Mm-hmm. Sa gamitin kita, 2 minutes, 3 minutes, mm-hmm. and all throughout, he was the third point guard of the bench, di ba? Wow, Jimmy Alacon pa. But he's the captain mo. Mm-hmm. Siya lang ang may MVP mm-hmm. award sa buong mm-hmm. lineup na yun eh. But he was the most, aside from Junmar Fajardo, he had the fewest minutes mm-hmm. kasi siya yung pangatlong point guard mm-hmm. of the bench. Mm-hmm. But sinabi ko naman sa kanya from the start, pero Jimmy, kailangan ready ka. Mm-hmm. At saka huwag mo sabihin sa akin, wala akong warm-up coach, hindi ako nakatira buong game. Mm-hmm. Hindi pwede mm-hmm. yun. Basta pag pumasok ka, end game, may panira, kailangan mo itira. Mm-hmm. At kailangan mo ishoot, mm-hmm. kundi talo tayo. Mm-hmm. Eksakto nangyari sa Taipei. Okay, you can only prepare for so much. But anong percentage that you leave everything to fate or chance? Nako. Kasi kunyari, yung sa Iran, ano, ang dami nating wide open shots. Ang daming wide open na threes. Hindi lang talaga pumapasok. Well, what people don't realize is the misses against Iran was also a direct function of not having Marcus Dowdy. Mm. Kasi pag nag-3 points sila, confident sila na may magre-rebound sa Iran. That's part of it, number one. But number two, without Dowdy, triple ang effort nila to rebound, mm-hmm. to play defense, mm-hmm. to do other things, mm-hmm. that it affects the outside shooting. Mm-hmm. So, yun ang, yun, basketball is a very dynamic game. Eh. There is not mm-hmm. one thing you will say na, hindi, minalas lang. Mm-hmm. Hindi, may mga ginawa rin kasi siya. Mm-hmm. So, okay, basing on your answer, it's all science. There is, yeah, it's, mm-hmm. there's a real method to the madness. Pero, my answer to your question is, we do not teach our players plays. We teach them how to play. Oh, hindi ko masyadong kasi paano yung coach? Yung traditional ngayon, like the scientific way nga, the European way, play one, pupunta ka doon, ikaw pupunta ka doon, dito mo ipapasa, si screen ka dito. Ganun. And they assume that everyone can make the shot. Everyone, that's the precision of it. Mm-hmm. Ang tawag natin, delinya. Mm-hmm. Delinya ba? Yung talagang dekahon eh, di ba? Tayo hindi ba? That would make it more simplified. Yes, but me naman, pag pinapanood kita, alam ko lahat ng tawag ng play mo. So I can stop it. So sa amin, hindi kami ganun. Mm. Wala naman kami play one, play two, play. Mm. Pero we know how to play. Mm-hmm. So that pag ito gusto namin gawin at binara kami dito, walang no problem. Alam na namin ang what we call counters. Mm-hmm. So sa iba, may pros and cons yun. If you're very precise, ginagagawin mo talaga yung gusto mong gawin. Sa amin, my philosophy is completely the opposite. Mm-hmm. It relies a lot on movement, on spacing, on the abilities of our players, but it is very systematic and it's very disciplined and there is a structure. Mm-hmm. Okay, coach, ito. Paliwanag lang natin sa mga parang uuwi naman ito mga ito na parang humihalik-halik pa sa floor, mga ganyan, iyak-iyak pa sa press con. Paliwanag natin kung gaano ka-hardcore kasi is that, yung victory against South Korea. Mm-hmm. Kung bakit gano'n na lang tayo nag-react. Kasi at ilang taon na tayong pinapaya hirapan talaga ng South Korea. There were some very painful defeats. So talagang may history tayo sa South Korea. Kaya nung nagsama yung history na yon plus the prospect of creating, makapasok. Yung napakapasok sa finals, and then yung hirap namin. Mm-hmm. So pag pinagsama-sama mo lahat yon, talagang kasi alam mo, mahirap yung... Kunyari, pinabatikos kami, tumitira sa'yo. Okay yun kung nakakasagot ka, di ba nakakapalag ka? Hindi kami pumalag. Mm-hmm. All throughout... Okay yun kung bayad kayo. Di ba? Hindi kami pumalag. Di ba? Hindi. Nung binabatikos ako, ayaw magpahiram ni ganitong team sa ganito. Mm-hmm. Yung player, hindi ko ilalagay sa lineup. Mm-hmm. Titirahin ako ng million niyang follower. Mm-hmm. Pero hindi ko pwede sabihin, wala siya sa lineup kasi yung boss niyo ni. Hindi ko pwede sabihin yun, pare. Can you imagine yung kinuha ko lahat nung galit the ng brand, tao na hindi ko makasalanan. So, hindi kami makasagot, hindi kami makapalag. Pag may nag-question about bakit kayo pumunta sa ganito, bakit mo kinuha sa ganyan, hindi ko na lang sinasagot. So, you can imagine for 3-4 months, kinimkim namin lahat yun. So, nung finally nanalo, ibig sabihin, ayoko naman sabihin sa mga tao, ito sa inyo, hindi naman ako ganung tao. So parang in the end, I think yung players, sila Ranidel, sila Ping, naramdaman din nila yun na yung dinadala kaya namin. Kaya ganun yung emosyon ng ano yun. May ginawa ka ba sa Gilas na hindi mo ginagawa dati sa ibang mga teams na kinocoach mo?
we were doing a lot of the same things pero on a just on a deeper level or a, on a more detailed level, mm-hmm. mas malalim lang ang preparasyon. Mm-hmm. But then yung malaking bagay yung nagpunta kaming Lithuania, mm-hmm. nagpunta mm-hmm. kaming New Zealand. Na ang beach daw ay 3 degrees. Oo, ang lamig eh, kasi we got there during winter. Alam mo naman kung gaano kagaganda mga mm-hmm. babae sa Lithuania. Mm-hmm. Okay. Naku. Pero wala, hindi namin pinansin yun. Talagang hindi ako sumisip-sip sa asawa ko. Pero talagang wala kami, full focus kami, hindi kami lumabas, hindi kami... In the first place, wala ka ng lakas eh. Gigising ka na last is, tatakbo kami sa umaga. And then ang magbe-breakfast kami together, tapos magpa-practice kami ng 10 in the morning until lunch. And then magwe-weights. Weights. Papahinga kaming konti, balik na naman sa gym, 6 to 8 ng gabi. Eh, by the time after dinner ng 8:30 na, mamanonood pa kaming video, magti-team building pa kami. Laspag na laspag yung... And we did that for 14 days diretso. So, wala talagang chance mag-good time or... Ako, gusto kong tanong ito, Coach. Ikaw ba, pag tumatakbo sila sa umaga, sumasabay ka ba? Oo. Wow. Ikaw mo naman. Nahuhuli lang ako. Nahuhuli lang sila. Pero hindi tatapusin ko. May curious lang ang tanong. Nakasama mo si Team Cone dati, di ba? Oo. Kasi nung bata kami, napapanood namin yung commercial. Alaska. Hindi siya yun. Hindi ba siya yun? Hindi siya yun. Pwede natin tanggalin si interview to. Okay, Coach. Ulit-ulit na yung joke mo. Si Tingso yun, Tol. Anak na yung may-ari ng Alaska yun. Kasi laging ganun, di ba? Team Cone yun. Alaska, man. Yung minsan ba na parang nagwawala ka sa camera, turo ka ng turo, ganyan, gesture. Kasi sinabi mo dati na parang pag nag-start na yung game, parang blanco ka na parang focus na talaga doon. Even before the game, in fact, may mga tao lumupunta sa likod. Chot, oh coach, sinatawa. Picture! Hindi to, selfie tayo. Hindi talaga pinapansin. And you know, pati asawa ko alam na yun. Maski before the game, alam na niya. I'm so tunnel vision during the game na talagang wala na akong naiisip, wala na. Kaya nga gusto kong panapanood yung game afterward kasi doon ko lang narinig yung cheer ng tao. Grabe. Meron palang wave. Hindi ko napapansin sa... Grabe ka! Hindi ko napapansin sa game yun eh. Huh? Oh, may time focus na. Talaga, kaganda nung nakaupo sa likod, sabi ng mga player, Coach, nakita mo sa... Ha? Sino? Nandun si ganun? Wala, hindi ko talaga nakikita kasi... Papalakas ka talaga kay Mrs. Coach. I owe that to my players to be 100% in the ball game. And so, you know, I think that's the only way I know how. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Parang nag-work din to your benefit, Coach, na talagang walang absolute superstar doon sa team. Yeah. Mm-hmm. Well, we have that saying, you know, you come here, you check your ego at the door. Mm-hmm. In fact, binabantayan kasi natin, siyempre, lahat ng magagaling na coach rin sa buong mundo. Mm-hmm. Meron ako nakitang interview ni Mike Krzyzewski, sinabi niya sa Team USA yon. Being in the USA national team is not about who has the most shots, who's playing the most minutes, who scores the most points. Mm-hmm. Being on the national team is simply about winning. Mm-hmm. It's about getting that W. Mm-hmm. So same thing sa team namin. Pakwento lang, Coach. Ha? Kasi andali sa players eh. After a game, magkakrush ako sa hotel room, masahe. Yeah. Pero ikaw, I'm sure you have to review the tapes. Yeah. Especially itong schedule na to, di ba? Ang games natin, 8:30 matatapos. So, okay. Coach, sa tingin mo ba makatao yung ganong schedule? Araw-araw may laro? Mahirap talaga yun, pero that's the reality. Kaya, you know, that was something we had to live with. Mm-hmm. So, 8:30 yung game, tapos tayong 10:30. Bago kami makabalik sa hotel, makakain. 12 o'clock, bago kami mag-start ng coaches meeting. Mm-hmm. So, yung players, at 12 o'clock, matutulog na yun. Mm-hmm. Yung coaches, 12? Yung coaches, dun pa lang kami nag-start mag-usap. Mag-uusap. Panorin namin yung video, usap. At 3 o'clock, matutulog na ako. AM? 3 a.m. Tapos gigising kayo nang? Tapos, meron kaming 8 o'clock breakfast. Mm. Kasi mag-usap Coach, pa ulit kami. Coach, oras sa tulog lang yan. Paano kayong mga kasyart yan? Wala. Kaya nga, swerte nga ako, nakakalimang oras pa ako because the other assistants, hindi pa siya, pag papatulugin na nila ako ng 3 o'clock, kasi sila naman, i-edit nila yung video, prepare nila yung scouting report, marami pa sila ibang gagawin. Mm. So, hindi pa sila matutulog nun. Pero alam namin, we were prepared for that. So, alam na namin na ganun ang trabaho. We were prepared for it. We had conditioned our minds for it. That's why, you know, sinasabi ko eh, you know, grabe ang trabaho ng coaching staff, yung assistant coaches natin. Considering, grabe ang ano pa trabaho yan? Nila.
para sa bayan lang yan. Sa bayan. Ilang budget. Pero coach, maliban dun sa basketball, pag wala yung basketball, ano, kayo daw ay motivational speaker. Oh, matagal ko na yan ginagawa kasi nga nung nag-start tayo sa PBA and then nananalo tayo nung 1994, maraming nag-imbita sa akin magbigay ng mga talks. And then later nagiging mas regular na, so naglagay ako ng parang training and consultancy firm. Ang specialty talaga namin is building teams. So coach, parang lumalabas. So, ginagawa ko rin yan on the side. Basketball coaching can be a metaphor for life, ganun ba 'yon? It is a metaphor for life. And kunyari, ito, coach, ito, medyo wasak ang buhay nito. Ayan na. Paano ko ba aayusin yan? Pag-ibig. Paano ko aayusin itong buhay ko, coach? Ganun, kung sakali. Mahaba-habang kulang ang isang episode itong wasak na yan. Pero coach, yung nanalo tayo sa Korea, after nun, ano yung kinain nyo? May kinakainan kaming restaurant sa tapat ng hotel namin eh. So, ano ba kinain ko doon? Tapat ng dusit? Ano ba tapat ng dusit? Yung Nihon Basit eh. Nihon Basit. Ay, sasya laman nun, coach. Doon ka doon. Eh, yun ang swerte. Tuwing kakain kami after doon, panalo. Nanalo kayo? Kura naman yung ano nila. Kaya yan, punta tayo dyan, coach. Marbo, tofu. Sosyal. Ramen, yan, mga pagkain namin. Marbo, tofu, Chinese yun. Sushi. Ikaw, coach, mismo, ikaw ba may mga personal superstitions ka about the game? Kunyari, parang si Jordan na, di ba? Big lucky socks daw siya. Pati Jackie, paparit, inilalaban naman. Brief, dapat inilalaban ba? Yung long sleeves na ginamit ko, yung checkered na red at ano, na ginamit ko sa Taipei na talo, wala na yun. Ah, ganun? Seryoso yan, coach? Oo, hindi ko natatapos. Pwede pang akin na lang yung coach? Pirmahan mo? galing itong bata ko. Oo, benta niya yan, coach. Guni ko dyan sa opisina niya, ha? Pag natuloy ka. Wala, sinuot ko kahapon yun sa TV5 Victory Party. Eh. So, you know, di ko alam kung may kinalaman sa resulta yun o hindi. Pero ang attitude yun, why tempt the fates? Kung nanalo ako, itong shirt na to, hindi natalo ito. Hindi na natalo. Eh. So, marami ako nakabackup, pero yung mga nananalo, outlet, pati... May lumapit na bang mag-i-endorse kayo ng produkto? May lumapit na sa inyo? Pagkatapos nung... Wala ka ba marirefer? Mangyayari yan, coach. Oh, coach, yung boss natin, maraming produkto. Coach, ano yung thoughts niyo? Mali naman yan eh. Parang ang pangit naman ang bukurong. Ganda-ganda naman. Pinotoshop eh. May ganyan yan eh. Pinotoshop eh. Coach, bakit number 8 ang pinili niyong player? Yan talaga number ko from way Kobe back. Kobe Bryant yan. Wala pa si Kobe Bryant sa eksena niyan. Una kay Kobe yan. Excuse me. May ganyang gimmick ka na kayo. Hindi kasi tiyo ko si Francis Arnaiz eh. Ang asawa, ang first wife ni Francis, si Susan Reyes, is a very close sister siya ng father ko, and very close kami in age. Up to now, we're very close. Nanood siya lahat ng games natin, si Susan Reyes. So, number 8 si Arnaiz nun. So, 8 rin talaga ako. 8, no? So, that's really my number. Coach, ano yung AAP nung panahon ninyo? Ito, riot na to. Maliban doon sa maiksi yung short. Oo, maiksi yung short at mahaba yung medyas. Okay lang, it was just the same. Pero it's not like it is now, obviously. Dahil sa TV and all that. Pero yung picture na kasing yan, kasi yung Mythical Five ng UAP in that year was Jericho Dinera, Alan Kaidik, Glenn Capacio, Pido Harencio, tsaka ako. Ako lang hindi umabot sa PBA. Nag-Mythical Five ka? Ako, kaya nga nun yan, picture na yan. That was the UAP Mythical Five. Coaching and life. Ano yung paralelismo nito, coach? Anything that's significant that you want to achieve is you can only do as part of a team. Whether it's in sports or in the corporate world or your own business or being member of a band or here, dito sa trabaho na. I mean, team yan. Kayo yung dalawa dito, but you can't get your job done if without the people behind the cameras. Pero coach, tatay na yan. Kasi magtanggalin ko. Ito lang. Ikaw nang bahala dyan. So, I think that's one... Coach, very important the value of a team of being part of a great team. Secondly, the effort, the hard work, and the discipline necessary to succeed. Kung wala kang disiplina, you cannot succeed in sports. Neither can you succeed in life. And having the passion, and I think the direction is very, very important. And in the end, yun lang naman ang kwento ng giras, di ba?
laban, you fight with all your might until you can't fight anymore. Puso. Pilipinas para sa iyong bayan. Mm-hmm. And you do it with all your heart, puso. So, you know, in the end, that was a very simple story of Gilas, Pilipinas. Right, Coach. Ganda. Maraming maraming salamat. Thank you, thank you. National galing. Hero to tol, Coach Chot Reyes. Thank you, Walter. Nakikinig ka lang talaga eh. Oo naman. Ba't pa sinama mo pa ito? Oo eh.